Yeah, I'm favoring digital cases because of the fact that execution sabi doesn't sa chat, happen. Kaya daw nawala si Abed, kinain daw ni Owa, kaya nasa sa chat lang ni Owa. Dinutunaw pa lang ni Owa hanggang ngayon. Naka-impress si Abed kay Owa. Hindi nyo alam, si Owa pala si Abed. Nang titrip lang sila. Ganun yun. Yeah, and Rubik, I'm favoring the, execution pa rin tayo dito. Pinoy Pride tayo, Pinoy Pride. Alako, huwag natin loko yung sarili natin dito. The Meepo win games. And, not all the time, but 90% of the time. And, bukod sa fact na napaagaling ni... Sino yung laban natin sa Meepo? Si Ipis, si Nerubian Beaver, yeah. Si Slam Dog, si Sun Kingston, o kaya si Shadow Demon, Diyos ko, Food Trip. Yan na nga ba. The thing is, with Meepo kasi... Bukod sa napakalakas ni Miha. Dito si Pahina ng execration pa. Yung PC para maulit. There's no way for execration to deal with the Meepo. And, disgusting pick. Oh, man. Niloko na tayo. So, ano bang pwedeng pick pala execration dito? They're looking for a mid-hero that can deal with the Meepo. Wala namang hero nakaka-deal lang kay Meepo. Wala makakapigil kasi kay Meepo. Dadami at dadami yan. Makakapag-travel at makakapag-travel yan. Walang ganun. Back ganun. Yan na yun. So, maybe... Tinanggal na iisip. I'm looking for an Ember Spirit for execution. What maybe. What Ember? Anong gagawin ng Ember? Just to deal with the split push from that Meepo. Kasi it's one of the way... It's one of yung ano eh. Medyo mobile years. Or maybe a Tinker. Just to stop that split push. Pero... aside from that, wala na kasing gagawin yung mga heroes na yun eh, for me. Kasi team fight wise, hindi ka makakapalag sa Meepo talaga eh. Unless you have a Sven, for example, nice. With a crowd control. Wala or, na! Wala nang way, wala nang lunas yan. Hindi na pwedeng piliin si Sven, mid lane ang kulang nila. Yeah, huwag natin lokohin mga sarili natin dito. Alchemist! You serious, bro? Axe! No, definitely, with an axe. Execrations, turn to pick. Okay. Yeah, I guess for execution, okay, go back to basics. Timberso. Yeah, well... execration, kung tatanggal na sinin ni Gabi, si Gabi mid na rin. Gabi mid na to. Mm-hmm. Si DJ ang offlane. Weaver ni Nandong Tekpo. Pero kakapit tayo dito. Tiwala lang. Wala pa gagawa na BO1 na Meepo na tayo eh. Hindi, ano lang to, parang... Grabe tong digital chaos, porket na kinain ni Owa si Abed, pinili na yung Meepo. Ayos na po. Hindi kugulat sila, iluluwa bigla ni Owa si Abed. Yeah. Late game day with Sun King Aghanims and BKB on Slardar. Siguro may palagba execution, but... Aabot ba tayo, aabot ba tayo sa punto na yun? Because the Meepo is very strong from that 8-minute mark up until early 25 minutes. Until the end of the day. Ito na. Misery. Ang... execution to win this, kailangan nilang sobrang galing. As in, mag-super saiyan na sila ngayon. Just to deal with... How beautifully... Tayo ng CCTV si Misery para makita niya ang mga kaganapan dito. So, papinit po ng F5. F5. Yaman na. Sila yan. Sila na nagagayon yan. Okay, sige. Pero sige, papakilala pa ba natin itong mga to? Natin pakilala. Yeah. Di ba sabi ko siya, papakilala nila. Pakilala mo na. Sige, sa execration, we have Kimmo. Food number 1 si Kimmo. Food number 2 si Nando. Food number 3 si Owa. Food number 3 si Gabi. At food number 5. Si DJ. Offlane Sand King. Ito. DC, Misery, DC, Saksa, DC, Moon, Miandirang Axe, DC, Resolution, ang Luna. At si Food Trip Boy, Weeha, Meepo, ang mampu-food trip sa atin. Di pero tiwala lang. Baka sana tamaan ng carpal tunnel si Weeha. O kaya sumabog yung PC niya, tamaan sa mukha na shrapnel. Looking pretty grim just wala, from the start. Wala, kailangan natin manalo eh. Puso lang, Bezi. Walang makakapigil sa atin dito. Wala nang depende sa galawan. Napilihan tayo ng C0 na Meepo tayo. Yan na yun.
So, yun nga. Napakalupit na pick from Digital. Huwag ka daw mag-English dahil Tagalog stream. Sabi nung nasa chat, oy, huwag kayong ano dyan. Englishero si Wolf eh. Eh kung hindi siya Englishero, eh di Lobo pangalan. Oo nga. Nangyari sa inyo. Shoutout nga pala. Si Gabi. Naku, nakipaglaban si Gabi. Mahina si Gabi ngayong oras na to dahil maaga pa sa Pilipinas, mga kaibigan. Si Araw pa siya. Ako. Nabot si DJ. Si the best PH player ever. In play, richest player ever pala. Si Jules pala, si Ben, si Bro. Pero ito. Si Owa. Naku. Ang kumain kay Abed, mga kaibigan. Alam mo, si Abed, kinain talaga ni Owa. Nag-first release lang sila na may sakit. Break. Pero kinain na talaga ni Owa. So, tignan natin. They're leaving DJ alone here. Uh-oh. Sa top lane. DJ, okay lang. But, mm-hmm. Uy, ito na. Nagsimula na sila ma-DCB. Ito na yun. Ay, ito na. Sabugan na ng shrapnel. Ayos na. Yun. Ay, pag-asa na tayo dyan. Mouse not working. Okay. Di ko minamalit ang XC. Nababadrip nga ako. XC ako dito kaso nababadrip ako sa DC. Pinilihan tayo ng Meepo. Pinilihan tayo ng sarili ng atin. Yamut eh. Yamut. Kumbaga, bad trip eh. Sabi nila, hindi na natin kailangan ni Bandito dahil wala na si Abit. Tayo nang gagamit. Pero wala yan. Tiwala ako kay Owa. Si Owa ang susi sa tagumpay dito. Handaan nyo, si Owa ay isa sa mga pinaka-veterano manlalaro. Oh, at saka pinaka-malaki. Mula pa. Mula pa. Anyway, we're talking about Meepo kasi actually maganda yung medyo buff in a way sa kanya kasi hindi na niya kailangan ng Aghanim Scepter. Oh, eh, ito na, gagalaw na sila. Bab, nilalapas tangan nyo si DJ sa lane, ha? Ikaw saksa, kanina ka pa, makulit ka. Sige, saksakin mo si Saksa dito. May Arshard. May Arshard! Dahuli na si Saksa, oh! Si Saksa, oh! Oh, Saksa! Baka Saksa yan! Saksakin mo! Sige, saan punta Saksa? First blood ka ngayon! Ay, disruption! Okay! Okay! Pahusay ka dito! Ito si Luna! Si Luna! Gusto si Luna! Impale mo yan, DJ! Bad trip, eh! Oh, ano? Nastun, eh. Nastun, eh. Wasak yun, eh. Ang ganda na ginawa ni Kimo doon. Ah, siyempre. Matik. Alam niyo nung panahon na nagdodota pa kami, si Kimo ang pinakamagaling na carry. Hands down. Wala pang smoke noon eh. Left and right. Hasabihin lang ni Gamo tayo, wala mo kalang wards left and right. Hindi na siya mamamatay noon. Siya pinakamalakas noon. Nung ano pa sila, DI pa team nila. Dota Instructor. Pero ito. Oo nga, DI pa nga na team nila noon. Wala pang smoke-smoke noon. Wala pang smoke noon. Hindi mo magagang pag may wards sa gitna. Eh, pero ito si Nandong Teku. Ninonormal na dito. Uy, ninonormal na si Moon. Si Moon, me, and her. Moon, me, and her. Yun. Moon, me, and her. Huwag ka nga ng katapatan na dito. Try lane sa try lane. Saksa. Uy. Normal nagpupul. Tignan natin dito. Medyo nakakahinga ng maluwag dito ang execution sa top lane. Meepo rotating towards the jungle para mapabilis ang kanyang XP using that poop. Utilizing that poop. Very well. Pero tignan natin. Kailangan gumawa ng paraan ng execution dito. Para manalo. Dahil alam natin, ang DC, Meepo sila eh. Ibig sabihin, gagawin nila, papatagalin lang nila sa late game. Yan, tapos yun na yung rock day 2. Pero si Stardar, mga kaibigan, hinahabol si Moon Mi and here. Here comes the stomp. And this might be a dead axe kung gugustuhin nila rito. Kinakagat ng Ipis! Patay ka dyan! And Execration with their second kill of the game. This is starting to look good for Execration at the moment. Hanggang tala, Digital Chaos, they are on the top lane. They want to do something to counteract yung aggression ng execution dito. Samantala, Gabi in the mid lane, sitting pretty. Meron na siyang, hindi ko alam kung anong meron siya rito. Pero si Meepo is 20-6 at the moment. Laban kay Gabi na 22-2. Medyo maluwag, nakakaluwag na rin si Kuya Gabi dito. Si Gabi, kailangan niya maraming item. Oo. Eh, Meepo kasi kaya medyo mataas din yung last hits niya because of the way Meepo can use the jungle on his advantage. Oh, especially naman. No. Actually, jungle Lord Jimmy po, itanda mo yung kasi oh, jungle Lord siya. Eh, nga sabi, sinasabi ko kanina, yung Meepo, meron siyang slight buff na hindi na niya kailangan ng Aghanim Scepter to share his stats with the other Meepos. So, passive na yon. Kung ano yung stats ni Meepo, nung original, yun na rin yung stats ng mga percentage lang yata, hindi naman buo. Hindi, 100%. Yun ngayon, update na yun. 100%? Yeah. Yun lang, yun yung pinaka buff sa kanya. Pero, yun pa rin. Pag when you pick up the Aghanim Scepter, you still have that extra Meepo on him. So, yun nga. Si Abed nga, mga kaibigan, eh, nagpapahinga nga. Grabe naman si Meepo.
naabuso ang ano. Pero ito si Axe. Ay, ako, nagugubat na si Moon niya. Dito. Mukhang tagotom si Moon, mga kaibigan. At ako, ito na si Owa. Naamoy na! Naamoy na siya! Nakita! Kawawa! Kawawang Axe, mga kaibigan. Wala eh. O nga, ba't kasi siya nagpa-farm dun sa jungle nung Radiant side? Kalaban, meron naman jungle sa sarili niya. Ala kasi ni Moon talaga, magaling na siya. Hindi niya alam na, kaya nga siya tinanggal sa OG. Charot. Please miss lang. Oh! Naku, nahuli si DJ. Hey, Mr. DJ, gumulong. Pero pagbangon ng kapi, ito na si Jimberjo. Jimberjo! 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 Ay, naku, matakas! Naku, tumayo! Nagpanggap na puno, mga kaibigan. Na-trap! Na-trap siya. Tinanggap niya na. Masakit na kamatayan. At nag-mannequin challenge daw. Nag-mannequin challenge. Uy, si Gabi. Tinitira ko Gabi eh. Tinitira ka. Na actually magandang agaw yun ng kanilang staff. Malupit. 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 Gabi. 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 Gabi na eh. Lamang na oh. Bumabi na kasi kaya umatake na siya. Ang tanong dyan, sino mong mas lamang? Si Gabi o si Moon? Ay, oh, grabe yan. Hindi ko ano yan. Si Gabi at saka si Moon talagang magtatapat at magtatagpat. Alam mo ba, mas malakas si Gabi kay Moon. Bakit? Bakit? Kailan ba lumalabas si Moon? Pag may Gabi. Pag Gabi na. Yan ay, rock na ito. Tanda mo yan. Minsan pag may araw, may Moon. Oo naman. Oo, minsan, naman. Minsan half moon lang. Minsan ano. Half moon, full moon, pero ang Gabi laging dire-diretso. Oo nga, tama, tama. Sige, tama. Tanda lamang yan. Si Gabi. Lamang tayo. Napakagandang analysis niyan. Si Gabi o si Moon. Talagang malupert yan. Ano pa? Ano bang napapansin mong matchup dyan? Natin. Si Gabi at si Moon. Another aggressive word from Execration. Oh, but eto si Wiha. Eto kailangan na mamatay na ito. Due date na eh. Alam mo si Wiha, pag hindi siya namatay sa loob ng 10 minuto, may malaki tayong problema. We have a problem. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Tandaan mo yan. So, I think ang plano... Eto, umatake na naman sila dito. Galit na naman sila rito eh. Galit na tong execration. Oh, oh, oh. Si Resolution, mga kaibigan, na consumption siya rito. Nangungonsumption si Resolution. 43 and 12, batas ang lasita niya rito. 61 and 1 ang Mipo. Pero si Nandong Tekpo, 52 and 27. Si Gabi naman, 51 and 5. So medyo lumalamang ng bahagya ang execration dito. Kalma lang mga besi. Ito, ito. Oh, gumugusto si Resolution. Wow, ah. Ipawas ba yun? Oh, 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 oh. Uy, nandito na si Mipo. Diyos ko, delikado tayo dito. Naku, may TP pang naganap. Oh my God, Mayday, Mayday, Eagle 1. Eagle 1, naku po, nahuli si Gabi. Gabi na kasi. Gabi na, palubugin mo si Gabi na. Palubugin mo si Gabi na, palubugin mo si Gabi na. Ba't di mo pinalubog si Gabi na? Asan na ba si Kuya DJ mo? Ay, naku, nawala si Kuya DJ. Yan, nag-switch ka na sila ng natin yun eh. Uy, ito na. Uy, 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 uy. Delikado na naman si Moon dito. Pero malaking gil yan. Naku, nahuli sana. Yung nag-shrine. Nagamitan ng shrine. Alam mo ginagawa sa shrine, nagdadasal. Siyempre, kailangan mo ng tulong. Naku. Kuya DJ, you need to make plays. You need to make things happen. Hey, Mr. DJ. Can I make a request? Ayan na. Si Gabi. Uy, umumaga na. Humina na pwesta ni Gabi rito. Umaga na kasi. Pero nakahuli nila. Impele ito. Huli ka, Saksa! Saksakin mo si Saksa! Magiging bola pa yan. Talaga naman, Saksa. Pero delikado na naman doon si Gabi. Pero mukhang mabubuhay si Gabi. Umamatay si Saksa. And Gabi, mabubuhay siya. And he will stay alive, Leia. Gabi is alive. Yeah, he actually maxed out that reactive armor. Pero walang kwenta reactive armor sa apat na poop. Tatandaan niya. Magic damage. Yung poop. Ang armor ay para sa physical damage lang. Pero ito, mukhang mahuhuli nila si Misery. The only player alive to attend all major ball event pagdating sa Dota. Si Misery. Wala siyang naminti simula TI1. Lahat ng majors, lahat ng TI, nalaruan niya. Ganun na siya. Ka-veterano. Oo, si Nandong Tekpo, hinahabol din. Nandong Tekpo, mag-iingat ka palagi, Besi. Dragon Lance for Nandong Tekpo, pero nilalason siya rito. Pero maganda naman ang ginagawa dito ng execration. 3 out of 4 kanina sa top 4, pabor sa kanila ang mga core. Pero Dragon Lance completed on the Meepo. Double Dragon Lance ang gagawin niya rito. Abet. Kaka-ibabe na Meepo to mga kaibigan.
Stat build, stats delicious poppable ang kanyang build dito. Mm-hmm. Double Dragon Lance, gaya ginaya si Abed. Yun nga lang, para daw hindi halata, eh hindi siya nag-aganin chapter. Pero alam mo, wala yan. Pag nakita na ng mundo si Abed talaga pinakamagal. Lako si Moon! Alam mo, walang kwenta ang Moon sa umaga, tandaan mo yan muna. Eto na, nahuli na si Moon! Oop! Dinikitan siya ng ipis. Lako po! Hmm. Pinalubog, pinasarap, pinakuluan, ginawang pulalo, makunat ka pala! O sige, kakaling play ka! Wag mong kakamaling dyan, nandong take po. Time lapse. At standing, pakabalang. Nando, isaw na killing spree. Samantala, hindi papayag ang DC sa mga nangyayari rito. Gusto nilang gumawa ng sarili ng play pero nasa maling lugar sila. Kuya DJ, Captain DJ, Kuya DJ, takbo na Mr. DJ, hinahabol ka na nila! Well, ganyan Kuya DJ! Impale mo, ang haba ng impale ni Kuya DJ pero there's a telekinesis. Oh, sandstorm ng kote pero counter impale. Ang husay naman yung missile. Napakaganda. Sinatay si Kuya DJ. Kuya DJ, why do that? Why die? Space created out to push down the bottom lane. Actually, hindi pala. Oh! Chill! Radiant structures are fortified. 6-3 is the current scoreline. Gabi, eto na siya. Pero ano mang item ni Kuya Gabi dito? Mukhang ang balak niyang buuin Hood of Defiance. Yeah, I think it's one of the many ways to deal with the poof because of that magic damage absorption and meron din siyang reduction. Pero ito may teleport na nagaganap dito. Gusto nila pagplanuhan na masama si Nandong Tekpo pero mahirap patayin ang Nandong Tekpo mga kaibigan. Tandaan mo, hindi ka papangalanan ng Nando na magulang mo kung hindi ka isang action star. Si Fernando po nga ay pangalan ni Fernando po, nakakatakot na. Sa lahat ng pelikula ni Fernando po, kailan siya natalo? Wala. Walang naganap. Dahil ba yun sa pangalan niya? Fernando nga. Alam natin nga. The King. The King. Tandaan mo si The King. Okay, so Double Dragon Lance on that completed. Tama naman galawan ni Nando, tago lang sa puno. Talagang tunay na yun. Pero ako na, iinis na ako dito sa Mipo na to. Double Dragon Lance. Axe now up with the dagger. And this might change the complexion of the game. Pero eto na, lalakas na naman si Gabi dahil gabi na. Yun na. Gumabi na, mga kaibigan. Tsaka si Moon. Lalabas na si Moon dyan. Ayun na, kita mo. Oh, dahil nga na gabi, oras na. Para magtago sa kadiliman, sabi ni Moon. Tinawag na ako ng senyales. Naku po, Gabi. Wag ka magpapakamatay, Gabi. Ito na si Moon. Kaso, tumalong si Moon. Oy, Moonshard. Oh, quality eclipse. Starter amplified damage. Walang nahuli na telekinesis pa. Nandong tech mo. Pumapasok dito. Uy, gugulong yata. Gusto talaga. Timelapse mo pa. Messi, hindi na timelapse. Slytherin crash. Patay si Meepo. Patay si Axe, patay si Tasca. Kaso nagkahuli na dito. 2-4-1 trade. Pumapabor si Execration. Gabi na kasi. Ito na si Sand Kingston. Hey, Jaya! Sand Kingston! Neko tao! Triple kill by Gabi. Gabi na nga kasi. Huwag kayong lalaban sa gabi. Tandaan nyo yan. Hindi nyo kaya si Gabi sa gabi. Umaga kayo umaksyon kung ako sa DC. Guys, walang kadala-dala na. Triple kill tuloy sila. Yeah. I think Axe missing that Berserker's Call. Yun yung nagpatalo sa Digital Games. Kasi so much yung nagawa ni Gabi. Just solely on surviving that. Pag nanalo tayo dito, hashtag Abed pa rin. Meepo pa more, Wiha. So, si Wiha nagsasayang ng pera. Kung ako kay Wiha, hindi na siya nag-exhibition dito. Dumo-double Dragon Lance pa. Eh kung nag-aganim si Epter na siya, natagdagan sana yung lakas niya. Eh kaso, bida-bida. Ayun. Hindi niya calculated. Nako, oh, long na range. Hoy, nako, Saksa. Oh, rumbling thunder pa. Ay, kung grabe naman yun. Kala mo talaga may kawala siya. Pinapahirapan mo pa kami. Eh, kung nasa na, papasukin nyo na dito. Gabi is on a dominating streak. Lakas ni Gabi dito. Gabi na kasi. Yeah, si Moonpang, malakas din yan pag gabi. Si Moonpang. Moonpang. Pero si Gabi pa rin. Uy, ito, naku, nahuli si Gabi dito. Sumusubok pa si Missile talaga dito. Bumabattle pa. Double TP. Pero ito na, double TP. Tignan natin kung magkakaroon ng habulang portion dito. Pero delikado sila, merong axe na merong blade dagger. Kaso, okay lang sa execration yan. Alam naman natin, matalong si Moon. Hindi niya mapatama yung skill niya.
Yeah. Ay, naku, dagger na si Meepo. Blink dagger ng Meepo. Mapapadali na yung pagpatay ng execration sa kanya kasi hindi na nila kailangan kabulit si Meepo. Usa na magbiblinkin si Meepo sa kamatayan niya. Maganda yan, maganda yan. Yan ang mga walang kabias-bias na analysis. Naku, nahuli na! Pero naku, nakakitaan pa! Si Mystery! Naging misteryo ng buhay ang kanyang pagkamatay dito! Pumasok si Meepo! Si Meepo nilalabanan si DJ Epicenter sa mukha! Kaso namatay siya rito, pero eto si Moon! Gabi na rin kasi! 2-for-1 trade na naman! Eto na! Si Gabi! Kuya Gabi! Kaso nakataka kasi Meepo. Ay, wala kasi. Hindi na. Ganun talaga yun. Talaga pag sobrang intense ng laban. Pag action ng laban, hindi natin makakontrol ang emosyon natin. Tandaan mo, pag ang Pilipino naglalaro, at nasa... At yung ibon! Ibon! Yung ibon, sinapak! May 1-2! De, minsan talaga eh. Minsan talaga kailangan natin gumawa ng mga bagay na hindi maipapaliwanag. Oo, minsan talaga. Kahit si Einstein, hindi niya alam kung ba't may ibon dun. Oo nga eh. Yan yung kamat, dun namatay si Einstein kung sinubukan niyang gawa ng formula yung pagkamatay ng ibon. Eh, ito, nanakaw ngayon ni Rubik yung Sukuchi. It's one of the, yun naman gustong nakawin ni Rubik. Ah, masarap yan. Napakagandang utility for a Rubik to have that Sukuchi to, yun nga, to escape or to initiate. And, si Mystery daw naging ano na. Ano? Si Mystery daw naging Mystery na. Ay, nako. Sabi ng mga nasa chat. 15% lifesteal. Meron ba lang 15% lifesteal si Meepo? Yeah, because of the time. Libre, mandirigma. Alam mo, Kuya DJ, papasabugin ni Kuya DJ. Yung yeah, with the blink dagger na on DJ. Oo. Okay lang, linkage spear na sinandong Teko, mahirapan na sila. Hindi na basta-basta mga calling blade or mga... Kaso, delikado si Kuya. Ay, nagtatago si Kuya DJ dito. Alam niya eh, talagang pinanindigan niya ang pagiging Scorpion. At Scorpion, kahit hindi kaya pumupunta sa open, lagi yung nagtatago sa mga singit-singit, singit ng bato, singit ng puno. Ganun yan. Kaya Yowa, kaya may Scorpion doon pag nakita nyo. Hop! Si Rudik may pinapangarap eh. Pinapangarap niya mahuli si Nandong Tekmo pero alam mo, mahirap hulihin niya pag si Rudik ka lang. Eto na! Si Kuya DJ. Lumabas na sa puno. Alam mo, pag Scorpion, lumabas na sa puno. Matakot ka. May appearance na sa Scorpion King yan. Ako, hinuhuli. Pinupwersa ang issue na ko po. DJ caught down below. Namipo na. Eto na, bes. Nanalasaan na Amiibo pero si Owa nandito na rin. Nandito na rin ang mga tropa. Gumulong na Rolling Thunder. Rolling Thunder in uppercut sa mukha si Owa. Dalawa patay dito. Luna Moon pang nakikipagpakpakan. Si Gabi. Umaga na Gabi. Wag na kalulusom Gabi. Umaga na. Tandaan mo pag umaga na masakit sa masakit yan. Yeah, napaka questionable initiation. Wala mo talaga malakas si Mason. Ako nahuli. Akala ko mahuli. Ay, yeah. 12-7. Eto na. Nandong Tekmo. Sinusubukan kong matake dito. The tower is denied. Yeah, napaka weird na engagement from Execration. They nagtumalon bigla si Slardar without the proper backup. That's why he got picked up easily. And interesting save from that Tusk with that snowball. Ito yung isa sa mga ways for Digital Chaos to save their teammates from Execration because of that snowball potential na Digital Chaos. Actually, ang dapat maganda mas maganda sa Saban ng Execration. Oh, tama naman. Tama naman yun. They have that SD. Mm-mm. Na pwede nilang i-date out yung isa nilang kampe. Kesa pinupwersa nila masyado yung issue. Oo. At ito, mahuli na naman si Kuya DJ dito. Oh, si Mystery. Atapang atao. Bloodstone now on Timberso, 18 minutes in. With the Defiance mayaman also. Mayaman yan. Ang top mayaman of the Defiance, so mayaman si Gabi dito. Mm-mm. Pero huwag kang lalaban ng umaga, Gabi. Mahirap yan. Alright. So, Aether Lens, I think, ang gustong piliin ng Rubik ngayon. And, Shadow Demon, yun yan, ito ang kagandaan kay Shadow Demon. You don't necessarily have to have a lot of items for Shadow Demon to be effective. Just because of the kit Sixth that he strength. Has. Uy, ako. Pag may usok, may apoy. Pag may apoy, may init. Pag may init, may digmang magaganap. At eto na ang Digital Chaos. Handa na nilang gawin ng digital lakaguluhan. Dahil Digital Chaos sila. Si Mystery ang nangunguna. Susundan siya ni Moon. Moon Meandrian ang pangalan niya. Pero actually, Nando isa ka sa play. Hiding behind the tree line. This is delikado to. Delikado to. Dahil sa illusion na yun, nakita na nila ang buong lineup ng Execration. Alam na nila na doon manggagaling ang Execration. Actually, dahil nasa epat pa ng wards dito.
Bubble ko! Naku, Mipo! Mipo! Op! Full stop! Whooping out! Naku! Tapis niya na rito. Isa lang ang mamamatay dito. Tignan natin dito. Siya! Oh! Epicenter sa mukha! Swanity Eclipse! Mapapatay kaya si Mipo! Hindi! Mipo is still alive, Leia! He is still alive! And here comes Weaver on the backside! Nag-iisa na lang siya! Wala siyang kaibigan! Wala siyang kapag-kampi! Wala siyang kamag-anak! Pero nahuli niya! Gusto niyang hulihin si Saxa dito! Time lapse! Gumulong ng malayong! Si Rudik ang nakita dito! Oy, Saxa! Bakit may pinaglalaban ka ba dito? Eto, si Nando Tekku! Isa lang ang mapapatay nila sa kaguluhan na yun! Apat ang sugatan! Isa ang apat ang patay sa sugatan! Ang casualty sa kabila! Isa lang! Just like that! Yeah. Digital Chaos is back! In the game, napakagandang vision game coming from Digital Chaos. Alam na nila yun eh, kahit walang words na yun, alam nilang nandun eh, may illusion kasi talaga eh. Yun nga, yun, vision from that illusion, revealing kung nasa niya execration, at bukod doon si Nando siya sa taas. And alam ni Digital Chaos, they know they have the numbers to win that fight, and they Hindi did. Hindi pa nila napatay si Mipo doon, yun nga eh. Masaklap dyan. Mipo is very tanky hero with the Dragon Lance nga, with that Aghanim Scepter. Actually, kaka-pick up pala ng Aghanim Scepter, but before that, maunat na siya agad eh. Yung physical damage ng Weaver mamaya, kaya niya. Yun, yeah, tama naman yun. Yeah, maybe one more damage item para sa kanya. The fact na, kaya lang naman kasi nabuhay talaga yung Mipo ng fight night kasi wala talaga si Nando nun. They don't have all the tools that they have. Kung nandun si Nandong Tekku, nagbago kwentuhan natin ngayon. Pero dahil wala nga si Nandong Tekku, tanda mo, sa bakbakan sa kahit anong pelikula, pag wala ang bida, laging nauubos muna, namamatay muna ng kapag-anak at saka ng mga mahal sa buhay. Tapos dun palang magsisimula yung kwento. Tama nababangon yung bida. Usually, pag pelikula Pilipino, nakabase lang yan sa revenge, sa mga ganyan. Alam na natin yan. So, pero hindi ko nga alam ba't nanonood pa tayo ng pelikulang Pilipino eh. Naku, nahuli! Nahuli na naman dito si Liu. Ang puwet ni Kimo, nakahuling nakalabas mga kaibigan. Nakatago na siya sa puno nun eh. Matakas na siya eh. Kaso nakalabas yung puwet niya. Kitang-kita. Kitang-kita yung puwet niya. Yung puwet ni Kimo eh. Digital Chaos with that one Roshan kill. Wala, atake na sila. Atake na sila dito. Na, yeah, they have the Roshan. Nakapag-Roshan na sila. Naku po, Lazy. Ito na, kabahan ka na. Kabahan na tayo dito. Nakeso na tayo. Samantala si Saxa mga kaibigan. Ay, si Mipo na beke. Uy, pinaplanuhan nila naman sa Bobby Gulog. Nako, nahuli na nila. Alam na nila to. Alam na nila to. Takbuhan na, sir. Tatlo sila. Takbuhan na, sir. Matutokang tayo doon. Takbuhan na, sir. Lupet. Ganda ng mga disengage doon, in fairness. Three-man. Isipin mo, three-man disengage yun. Ganun ka, Lupet. May ages. Huwag tayong lalaban sa mga bagay na hindi natin kayang labanan. Tandaan yan. Yeah, and one thing na isa rin sa mga gusto ko rin this patch is medyo na na-buff yung Root na bagong stun, and Mipo with that Earth Bind having that Root is one of the reasons why Mipo could be a top pick here at 7.0. Lalaban tayo dito. Kaya yan. Tiwala lang. Limang Blade Mail, limang BKB. Papasok yan. Pasok sa budget. Dito na si Nandong Tech. And typical na Weaver, walang boots, mga kaibigan. Boots is for the weak. Oo nga. Pero ito. Agaling center rata, bubuhay ng mga base natin. Tignan natin saan ang punta dito. Heading towards the bottom lane is Digital Chaos. Nag-aalap sila na mapapatay dito. Axe now up with a Blade Mail. Ang purpose lang ng Axe dito is to save the Mipo and allow Mipo to utilize yung kanyang mga skills dito for efficiency, since Axe will buy enough time for Mipo to use yung kanyang mga skills dito dahil meron siyang 3 second call booty work. Call me maybe. Actually, meron din silang pushing power coming up from that Luna. So, very complete din. Pero kailangan ng double chakram dito in order for them to defend. Yeah, yun din. Ito na, nagkakaulihan. Tignan natin dito. Axe might go for a gold. Rubik! Kinuha lang ni Rubik yung disruption dito. At just like that, pumasok na dito. Axe with the call. Nagkahulihan na rito. Blade Mail. Patay tayo dito. Patay si ST. Nagpakawalaan na rito. Uy, pero magkakaroon ng buhay. Pubing Mipo. Here comes Impale coming in. Tignan natin kung mapapatay dito. Winal Ruspan sa mukha. Buhay. Dalawa patay dito. Axe with the call me baby. Delikado si Dandong Tekku dito. Dandong Tekku tinaga sa ulo. Casualty so far. Epicenter pumasok. Kaso hindi. Kinulang. Sinukat. Patay ang execration dito. Oh my God! And this will be a full team wipe. Axe, the only casualty on the side of Digital Chaos. And not they will take that bottom lane. They will take the mid lane as well. And just like that, they will end this game.
Air. Yeah. Called it player. Mahirap kalaban ng Meepo. Lahat na ng kabayasan ginawa ko para manalo sila. Pero wala talaga. Yeah. Nasa kanila talaga yan. Nagkakas lang tayo. 21 minutes nung nakuha nila yung ages. Alam mo kasi, after ang execration na last batch, hindi nagbaban ng Meepo yan. Oo, kasi may Meepo user sila. Oo. Ngayon, wala na silang Meepo user. Akala nila, auto-ban pa rin sa kanila. Ayun. Nasa pero, ang EDSA ng execration dito. Makakita naman natin, it only took 4 minutes from things to go from bad to worse for from, digital for from zero to hero ang naganap doon. Sabi na, ko nga sa'yo. Grabe. Sabi ko nga sa'yo, walang kwenta ang early game para sa Digital Chaos. Mm-hmm. Ang Meepo ang bahala magdala sa kanila sa tagumpay. Oh. Sa lineup ng execration, yung Meepo, kahit walang kakampi, umabot ng 40 minutes, papanalo niya mag-isa yan. Ganun lang yan. Ganun lang, dali. Totoo yun. Diyos, anong pangontra sa Meepo dyan sa lineup nila? Oh, kita mo, si Meepo nagpupupupup lang sa harapan nila. Oh, sige, normally mo ako. Sige, nasaktan mo ako. Saktan mo ako, best. Baba mo sa kalahati buhay ko. Sige na, pwersahin mo. Para wala pa rin pakialam ni Meepo. Oh. Sobrang kunat. With Scottie Pippen na, Diyos ko Lord. Alam mo na, si Scottie Pippen pag lumabas wala, na. Wala pang boots. Hindi natatalo sa championship si Scottie Pippen. No, tanda mo yan. Wala, no boots gaming na. Nilagay na sa backpack. Nice. Hindi na. So, I sense something. Yeah, ito na yun. Sa huling fight na yun, yung natalo talaga execution team wipe. Ang napansin ko, very late dumating si DJ kasi ang tagal nung TP niya. Dahil siya yata yung huling nag-TP in. So, nawalan ng ways to go in yung execration at nawalan naunahan na sila. Nawalan sila ng ways to go in. Mm-hmm. Ganda ng analysis nito. Ah, napa-Uber sila yun. Nawalan sila ng ways. Oh, napa-Google map sila. Sa ano? Ay, naku, nahuli na si Owan. Taba kasi. Ayan. Pabuti nag-casha siya. Oh, kita ba yun? And actually, na-waste nila yung BKB doon. Pero wala eh. They still are two racks down. And Meepo is just gonna get stronger from here. Kasi pwede na niyang ibenta itong mga Dragon Lancer to get perhaps a Butterfly or Ethereal Blade or Diffusal Blade. There's so many ways for him to go up, to grow up. Yun na nga. Sabi nga ni Majin, yun na nga. Yun na nga. Yun na nga. Si Valjin, wag wala nang masabi. Yun na nga. I agree. Smoke rotation. Nako! Nahuli na. Nahuli na si Owan. Hindi makapagtago si Owan. Kaba kasi. Oh no! Patay. Kita mo yun. Nahuli siya. Alam mo, pag sa away, nakakita ka lang kasi laki ni Owan. Hindi ka rin maaawa talaga eh. No? Lalabanan mo talaga siya. Malaki hitbox eh. Nako, buhay pa rin. Buhay pa din. Bumalik si Nando. Binalikan niya para mamatay. Binalikan ni Nando para mamatay. Ganun yun. Ganun yun. Ito na. Yan na. Yan na yun. Only Sand King alive without his epicenter or anything else. So, true lalo, walang halong mega labo. And execution, ninanamnam nila ang unang laro nila sa ESL 1 game. Not calling it the GG. At, but Digital Chaos, they will claim the megas. And just like that, below 30-minute game ang nalaban natin yes. Dito. Wala kasi, pwede na nating malaman eh. Yung time na pinili yung Meepo, yun na yun. Nakakapili na ng apat na hero yung execration dun. Mm-mm. Not enough hero to counter na sila sa Meepo. Pinit pa yung Timber sa dun. Medyo okay naman, pero wala na kasi talaga eh. Kulang talaga, kulang kasi. Sinukat, ngunit kulang. Alam mo ba ang maganda ron? Sa pick ng DC, bait yung Luna. Para mag-adjust yung pick ng Exe yun to counter Luna. Nila. Tapos sabay pili ng Meepo, yung lineup to counter Luna. Ayun, napalaban na. Oh, si Rudy. GG is gold. Triple kill by Wii. Nagaanap pa si Liha dito bago pumutok ang timer. Lumaban si Gabi, lumalaban sa cancer si Gabi. Mm. Pero mamamatay siya dito sa kamay ni Resolution. At tapos na ang gera. 16-26 in favor of Digital Chaos.